important, Doc. 7 nakakatakot na video sa TikTok. Ang pang-4 ay siguradong mapapaisip ka dito. Sa unang video pa lamang na ito ay talagang kikilabutan ka na at titindig na ang iyong mga balahibo. Sa mga oras na iyon kasi habang vinivideo niya ang bahagi na ito ng kanyang bahay, nakakaramdam siya na animoy may kasama siya sa mga oras na iyon kahit siya lang naman mag-isa. May mga pagkakataon na gumagalaw ang ilang mga kagamitan. Parang may naririnig nga ako. Hanggang maisipan niyang silipin ang bahagi ng kwarto na ito. Siya, ma. Katakala ko may mga mukha manggaya tayo. Ay! Sa unang Pucha! Pagkakataon, isang babae. Ano yan? Pwede naman tao lang talaga yan. Pero ang creepy mo, Inday. Inday, nakakatakot ka, Inday. Sa unang pagkakataon, isang babae ang nagpakita sa salamin ng pintuan. Ayun o. Mukha naman tao talaga. Pero ang creepy niya talaga. Pero ang labis niyang pinagtataka, bigla na lamang itong nawala. Yun lang. Yung parang bula. Hindi tao yan. Creepy. Creepy talaga yan. Kinilabutan ako. Tanghaling tapat, kinilabutan ako ah. Hayop! Sorry. May mga kasama mo sa bahay. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang sumulpot ang babae sa kanyang harapan. Sa dashcam footage naman na ito, nakunan ang isang lalaki na tumatakbo. Sa mga oras na iyon pala, nakakita siya ng isang nakakapangilabot na lalaki. Ano, buaya? Buaya yata yan. Titigan nating maigi ang video ng ito. Ano yan? Parang... umiindayog eh. Motor ya, motor. Sa mga oras na iyon, medyo napapaisip. Ako din napapaisip eh. Ano ba yan? Ang isang lalaking ito, kaya't nilapitan niya ito. Nahoy! Dahan-dahan. Huwag kang lumapit! Nang kanyang makita ng harap-harapan, bigla na lamang siyang nagtatatakbo, papalayo sa hindi maipaliwanag na nilalang na ito. Ano yun? Kabayo! Comment mo nga dyan sa baba kung ano sa tingin nyo yan. Parang ano, parang kabayong na-stuck sa may kahoy na hindi. Medyo malabo yung video eh. Sa video mapapansin na para ba itong may pakpak dahil sa nakakapangilabot na nilalang na paatras na lamang no, ang driver ng sasakyan. Manananggal yata. Palayo. Isang nakakapangilabot naman na nilalang ang nakuhanan ng video. Woo! Katakot. Parang matandang zombie ah. Sa loob ng CR. Kuha ang video na ito, 4 nang nakakalipas. Mapapansin natin na tila may inaabot ang nilalang na ito sa ilalim ng carpet. At kung papansinin natin, at kung mapapansin mo, ang cute ng kamay, ang pangit ng mukha. Ang kanyang mga kamay, para ba itong kamay ng isang bata? Pero mas kikilabutan ka kung tititigan mo. Yay! Ang kanyang bidi. Kung ikaw may kasama kang ganyan, wala ka palang kasama sa bahay, tapos may sumilip sa pintong ganyan, anong mararamdaman mo? Comment mo dyan sa baba. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Weh! Tititigan mo ang kanyang itsura na parabang matagal nang pumanaw. Grabe, buhay pa ba yan? Favorite?
Oh. Kinausap pa. Oh, bata. May mga nagsasabi na posibleng bata ito na nagsuot lamang ng isang maskara. Pero ang pinagtataka kung bakit ito nasa loob ng CR. Pero ang creepy eh, no? Alam mo, parang batang tumanda kagad ng 50 taon. Maririnig sa video na tila nasasaktan ang bata. Ano sabi? Outs daw eh, outs. Favorite? No, may alaga yata ng zombie tong babaeng to eh. Ay mo, kinikilabutan ako na tuwing nakikita ko yan nandiyan sa ilalim ng pinto. Ah, ilalim ba ng pinto yan? O baka tinabingi lang yung camera? Inihiga. Bago tayo magpatuloy sa video, sabihin muna natin sa mga pagkakataong ito ang mga certified matapang. Marshall Acero! Kung pabilang sa kanila, mag-comment ka lang. Ang may pinakamalulupit na comments, yun ang ating pipiliin. Yan, may malulupit na comment kagaya ni Joel Nambong. Kalagitnaan naman ng hating gabi nang mapahinto ang sasakyan sa gitna ng liblib na lugar na ito. Sa videong ito, mapapansin natin ang isang babae na may hawak na dalawang lalaki na nakaluhod sa gitna ng kalsada. So may isang babae tapos may dalawang lalaki na nakaluhod sa kanya. Nakaka-intriga to, men. Kulto yata yan eh. Kapansin-pansin na hindi gumagalaw ang dalawang lalaking nakaluhod. Eh bakit yung babae gumalaw ba? Dito pa lang, mapapaisip ka na talaga kung anong trip nilang tatlo. Eh di, alam mo na yun, gusto lang nilang magkaroon trip na tatlo. Kung ano man yan. Pinuntahan ito ng lalaki, pero bigla na lamang nawala, nawala ang babaeng may hawak sa kanila. Parang nanghina yung dalawang lalaki, oh. Na-possess, oh. Ba? Alas stress naman ng madaling araw nang makaramdam ang lalaking kumukuha ng video na may mga paggalaw ng iilang kagamitan, kaya't kinuna niya ito ng video. Maya-maya pa, nakarinig siya ng ingay sa bandang labas. Kasabay ng animoy sumasayaw ang pagkahol ng mga aso. Pinuntahan niya ito at kinunan ng video. Dito nakakita siya ng babae na sumasayaw. Maya-maya pa, ang babaeng sumasayaw ay bilang habol. Maya-maya pa, ang babaeng sumasayaw ay... Hindi normal yan, para matanda na yung babae. Nakakagapang pa ng ganyan. Ano yan? Bigla. Comment mo dyan sa baba ko, ano yan? Tangang habol. Napatakbo ang lalaki at dali-dali itong pumasok. Kahit naman ako, tatakbo ko. Loob ng bahay. Kinuna naman ng video ng lalaking ito. Meron sa tenga niya. Ano mo'y isang muka sa salamin sa may pader. Quiero que vean esto. Kasi como 5 minutos. Mapapansin sa video na para bang isang matandang bata ang naroon sa loob. Saan nakakita ng matandang bata? Loob ng salamin. Nang tignan niya ito sa likuran, ay wala naman ni isang nilalang ang naroon. Dapat ganyan ginagawa ni ano ni Kuya, nakalimutan ko yung pangalan. Grabe, no? Kayo, ano sa tingin nyo kung ano yan? Mukha ba yan? Parang may mata, may ilong. Na parang, oo, parang bata nga naman na tumanda. Parang patang pinatanda. Nakakapangilabot naman ang nakunan ng video ng mga rider.
animoy isang babaeng nakaputi at nakatayo at hindi gumagalaw sa kalagitnaan ng hating gabi. Baka naman nagpapapansin lang sa inyo, ang ganda ng pose oh. Ayon sa mga dumaan at nauna pang rider, ito raw mismo ay gumalaw, tanong tuloy ng marami. Hindi kaya ito ang kauna-unahang Serbian dancing lady? Na-stroke na yung kauna-unahang Serbian dancing lady. Kaya hindi na makagalaw. Kayo ano sa tingin nyo? Tingin ko yun yun eh. Kung yan ang kauna-unahang Serbian dancing lady, eh hindi na yan. Magagalaw talaga kasi na-stroke na, na-stock up na. So ayun, ang galing ni Pipoy Tandok. Bilib na bilib ako sa'yo, Pipoy Tandok. At don't forget to subscribe ang ating channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, eh mag-subscribe ka na. Yan ay makakatulong sa paglaki ng ating channel. Oo, tandaan mo yan. Pindutin mo na rin yan. Alam mo na yun, yung mga bell button dyan para lagi ka ma-update sa mga ibagong i-upload natin.